Interpolation method. So, dito na tayo sa interpolation method. So, paano kung ang hinahanap nating area dito sa upper part ay hindi eksakto? Halimbawa, given na yung 20, ang hinahanap natin ay 22 or 23. So, kailangan nating mag-interpolate kapag ang difference ng 20 at 25 ay malaki. So, dito halimbawa, ang 20 ay 1, ang 25 ay 1. Ibig sabihin, yung 22, 21, 24 ay 1 din. So, wala tayong magiging problema doon. Kung iisa naman yung diferensya, 5 at 6, kung alin yung malapit, pipili ka na lang doon, either 5 or either 6. So, importante rin yung 1 minute of difference sa sunrise or sunset. Kasi sa isang minuto, malaki na yung iaangat ng araw sa ating horizon. So, halimbawa, itong 15 at 20, pwede kang magka-diferensya ng malaki. 12 at 16, yung value. So, what if ang hinahanap natin ay 18? So, itong 12 at 16, ilan ang difference niya? Nasa 4. So, kung 18 ang ating hinahanap, so, mahirap manghula. Hindi natin pwedeng sabihin dito tayo sa 12 or dito tayo sa 16. So, kagaya ng ating interpolation dati sa deviation card, same procedure pa rin. So, halimbawa, what if we are looking for 18 minute? So, yung 18 is between 15 and 20. So, kung tiningnan natin yung table, ang value ng 15 ay 12. Ang value ng 20 ay 16. So, yung 18 ang hinahanap natin, unknown. So, magbabracket ulit tayo. Kung ang difference ng value ng 15 at 20 ay 4, kasi ang 15 ay 12, ang 20 ay 16, ang difference ng 15 at 20 ay 5, at ang hinahanap natin ay 18, ang difference ng 15 ay at 18 ay 3. So, ang procedure ay 4 divided by 5 equals 0.8. Ibig sabihin, kada value between 15 at 20 ay 0.8. So, halimbawa, yung 16, 12 plus 0.8. Yung 17, 12 plus 0.8 plus 0.8. Yung 18, 12 plus 0.8 plus 0.8 plus 0.8. So, may tatlong 0.8 para makuha yung 18. So, 0.8 times 3 equals 2.4. 12 plus 2.4. So, yun yung tatlong 0.8 equals 14.4 minute. So, yun ang value ng hinahanap nating 18. Kung yan ay 14.4, so i-round off na natin yan as 14 minutes. So, sa time of sunrise and sunset, solid whole minute lang tayo. Wala tayong gagawing seconds. So, sundan natin ay pwede na tayong mag-exercise.